Happy Friday sa inyong lahat. Excited mo pa kayo na mag-weekend, pag-Sabado. Bago po kami mag-start ng show dito sa Cowboy Grill Delta ng Cowboy Girls. Ano nga tayo? Chika-chika mo na tayo. Dali. Yan ako kanina po. Nandiyan tayo sa Terminal 1 para putignan yung mga magagandang pagbabago sa ating airport. At na-interview din po natin si General Manager Manila International Airport Authority General Manager Sir Ed Monreal. Abangan niyo po ang full interview. Hi, Neil Lopez. Hi, Jason Villaresco. Hi, Menchihan. Hi, Olay Mahinay Jane. Hi, Jackboy Laranyo Almihol. Princess Alv Aliven Gasing Moreno. Ano po, mahina po ba ang aking boses? At may natatanong dito, ano po ba ang balita sa Abu Sayyaf? Alam po po kamakailan, may mga sumuko pa ng Abu Sayyaf. Hi, Sir Tons. Resiardo. Naririnig niyo po ba ako, mga ka-DDS? Meron po pong volume. Hi, Indaitan. Hi, Mars Dinson. Hi, Vange. Diana Carina. Hello, Anna Marie Laduyan. Hello po. Mainang audio talaga. Ito po, naririnig niyo po ba ako? Hi. Sige po. Sige po ako maayos ang audio. Check. Narinig niyo po ba ako? Bakit mahina? Wait. Hello, 1, 2, 3. Dali lang. Malakas naman daw. Hindi yan. Binunod ko ulit. 100 days sa ating mahal na Pangulo Duterte. At ito po, meron po tayong topic ngayon na pero bati muna tayo. Okay, bati ka muna ha, mahina eh. Ayusin kayo audio. J. Rose P. Lomo, hello po. Mikey Roa, hi from Dubai. Hi, C. Tralala. Sabi ni Basti Hook, dyan ka na ba natutulog? Yes mo, Camilo Padillas. Dito na po. Dito na po sa sasakyan na po natutulog. Kaya po, pasensya na po magulo. Maraming kagamitan. Edon Monte from Taiwan. Hello po sa inyo. Hi, Brian. Hi, Ransel Vicedo. Pa-shoutout po si Mark Francisco. Nonoy Jimenez. Jeff Ward A. Perez. Hi. Hello kay Ivy Vasco Magrile. Watching from Turkey. Hello po sa inyo. Hi, Gilbert Bolocon. Hi, Nari Novena. Joseph Viveras. Hello. Raymond Balayan. Hi, Omar Javiliana. Hello, Kai. Basti R. Loves. Hi po kay Brian A. Perez. Meron po tayong mga kababayan po na nakatuning ngayon from Qatar. Jolan Pax Eagle. Hello po sa iyo. Honey Margie Balag. Hi kay J. Ward Nacorda. Linda Natividad, hello po. Salamat sa inyong ginagawa sa ating mga kababayan. Tuloy-tuloy po tayo, ma'am. Jury Volado, Idol, Solid Duterte kami, mga Bisaya from Dicolog City. Maayaw kami sa inyong nanan. Watching from Hong Kong, Jeanette Zepol. Melanie Carrera.
Hi, Miss Mooka. Watching from Hong Kong. Ang dami kong kakatunin po ng mga ka-DBS from Hong Kong. Watching from Japan. Konbanwa. Si Christopher Bautista. Maulan daw ngayon. Tama, maulan na Biyernes. Hi to Retriever Ash. Addy. Malakas naman. Hello to all DBS. Hello po. Okay. Medyo maayos na ang ating audio. Hi, Ma'am Maria Maderal from Laurinburg, North Carolina, U.S. So habang naayos ko ito, mag-alabel na po ako para mas magandang ating talakayan. Ang ating topic ngayon ay ito, nakalagay naman po sa status. Ano ang ating topic? Ay, masaksak naman, di ba? Ayaw kong kumain. Sally Sasa Balaba, watching from Hong Kong. Malakas ang sounds. Pasti po, Naresh Dita Etani. Mahal ko rin po kayo. Guerrero Leon. Na iyan. Simulan na po natin ang ating topic, mga ka-DDS. Wala na to. Sound check. Marami po tayong mga napaunlakan na ng mga interview. Kaya naman po tayo pumupunta sa mga interview ng mainstream media para po maipagtanggol natin ang ating Pangulong Duterte. So ang kadalasang tanong po sa akin at kadalasang sinasabi sa akin ng mga mainstream media, ano yung nag-feedback yung audio? Yan. Ang kadalasang sinasabi sa akin ng mga nakakasalamuha akong mga journalist at mga mainstream media, masyado daw tayong toxic tayong mga DDS, masyado daw tayong palaban, palaaway, tayo daw yung nagmumura, tayo daw yung mga troll nga din daw ako eh, sabi daw ng ibang mga alam niyo na yung kalaban ng pagbabago. Okay, so ano po ang inyong opinion dito? Sabi nga daw, dapat daw ay huminahon tayong mga Duterte supporters sa social media. Okay, simulan na po natin. Sabi ni Guerrero Leon, bakit po, marahas po ba tayo? Sila dapat ang tumigil dahil wala silang ginawa kundi siraan ang ating Pangulo na nagtatrabaho ng maayos at malinis. Di tulad ng mga dilawan na yan. OFW from Riyadh. Hello po. Ay, ayun. Riyadh, KSA. Shoutout kay Edmond Mosquesa from Singapore. Hi, Miss Mocha from Riyadh, KSA. Hello sa'yo, Val Retarino Malumay. Sephira Briones. Hello po. Joel Cruz from Alberta, Canada, sa Calgary. Noel Perida. Hello. Meron po tayong mga kababayan ngayon tuning in from Vancouver, BC. Hi kay Samar Bell. Hello Raymond Bangayan. Kit Kit Nambak Texon. Hello po. Danica Mark Dula Lusong. Sabi ni Nget Totel Bautista, ano kayo sineswerte? Mahinahon yung pagmumukha nyo. Sabi. Basti Hoop. Hello sa'yo. JCPC J. Chris, dapat lalo tayo mag-apoy. Hehehe. I agree with you, JCPC J. Chris. Ngayon na lang talaga naging maingay ang mamamayang Pilipino, di ba? Dahil noon, tahimik tayo, sunod-sunuran lang sa bulok na sistema. Pero ngayon, nakahanap tayo ng pag-asa sa pamumuno, sa pamumuno ni Pangulong Duterte, dun na po umingay ang taong bayan. Bea A. Valdez, watching from Africa. Hello po, Ma'am Bea A. Valdez. Sabi ni Bernie Narciso, Miss Mocha, paano mo kinakaya ang mga schedule mo? Ayan, kay Bernie Narciso, medyo mahirap po talaga sa umaga, sa daytime, we try our best na mapuntahan po ang bawat ahensya at departamento ng gobyerno sa gabi ng show. Mahirap talaga pero para sa bayan, parang si Pangulong Duterte. Hindi naman niya kailangan 'to, 'di ba? Siya nga ang nagsabi, he didn't want to be president, but God put him in this position at tayong mga ordinaryong mamamayan, iniluklok natin si Pangulong Duterte. So sabi niya, hangga't andito tayo, hangga't
nakikita niya ang bandila ng Pilipinas, patuloy siyang magsisilbi. So yun din po yung motivasyon ko para sa bayan. At syempre para sa mga pamangkin ko, para sa ating susunod na henerasyon. I'm RG Arlos. Pabati po from Jensan. Wow, masarap po ang tuna dyan, di ba? At taga dyan po si Senator Manny Pacquiao. Ian Tangian. Hi, Idol. Hi po, Alni KP. Hi kay JR Jeroweng. Sabi niya, support lagi tayo kay President Duterte. Joe Hien. Fellows in Sydney, support your cause, Mocha. Hello po sa mga kababayan nating mga ka-DDS sa Sydney, Australia. Hi, Joe Yan. Jenny Rogero Igloria, hello sa'yo. Roy Cantiveros, watching from West Africa. Aya Saiza, shout out idol from Kuwait. Parang gising ang ating mga ka-DDS all around the globe. Dina Casensas Diske. Hi, Mocha from Indiana, USA. Hello, ma'am. Kamusta po kayo dyan? Victor Parco, hello Mocha from Jeddah, KSA. Kung bangwa kay Christopher Bautista, siya ay watching from Japan. Did Mike edit it from Jeddah, Saudi Arabia. Hello, Jesse Elao. George Soria, hi Ma'am Mocha from Pinoy sa Malaysia. Hello po dyan. Yan Yangil from Davao City. Hello, maayong gabi. Retriever Ash, pwede ba bisita kayo sa Zamboanga del Norte? Di ba Chabacano po ang language natin dyan? Ang first, trivia lang po, ang very first album ng Mocha Girls ay in Chabacano, yung Pacha Padelante. Hello, Retriever Ash. Mike Mikael Kwan, sino kasama mo po? Kasama ko po ang Mocha Girls. Andyan lang po sa loob, nag-ready na bago mag-show. Watching from Riyadh, marhaba kay Giancarlo Mostrera. Hello, LJ Stone. Hi, Prax Daya, watching from Pasig. Mary Ann Lota Johnson. Pa-shoutout po kay Danilo Colong. Si Farah Jane Deposo Lorilia, watching from Kuwait. Andy Jimena, Miss Mocha, keep safe. Kanunay, nanagalit sa'yo yung mga legit na bayarang yellow media. Totoo po yan, ramdam po natin yung kanilang galit. At kung gawin sana nila yung kanilang responsibilidad sa paghahatid ng totoong balita, patas na balita, hindi lang po puro paninira, siguro wala tayo ngayon sa social media. Pero hindi yun na nakikita natin . Kaya ito po, let's take advantage of social media na talagang malaman natin ang totoong balita at let's encourage our president na ipagpatuloy niya yung mga magagandang pagbabago na nangyayari na ngayon. Edon Mondith, thank you so much Mocha, at last you read my hi, hello po. Shoutout kay John Marvin Abapial Zablan, Elizabeth Sardina, Mark M. Imperial, hi po. Leo Coliao Gerarman. Hello Mocha from Philippines. Para tayong nasa Pilipinas ngayon, si Leonard Navales Esturis. Mocha ang boses ng DDS. We appreciate it so much in Macau. Ay, si Basti Hoop pala ay taga Macau. Hello sa'yo. Walang bibitaw. Yaj Salazar Buscano from KSA. Kamusta po mga kababayan natin dyan? Recently po, may panibagong batch na naman po ng mga kababayan nating OFW from Saudi ang nakauwi na dito. At ayun na nga po. So, maganda po na meron po tayong gobyerno ngayon na binibigyang prioridad sa wakas po ang ating mga mahal na OFW at ang ating mga mahal na mga magsasaka dahil galing po tayo kanina sa DAR. Kasama po natin dun si DAR Secretary Kapaeng Mariano. Moment M's Kang Maong. Hello Miss Mocha, maraming salamat sa walang pagsawa mong magbalita. May God bless you all. Ingat po kayo always. Watching from KSA. Alda Castillo Marbella, sabi. So hard. Sabi ni Monique Ondan Baron Pilos, wala naman tayong ginagawa . Sabi niya, yung ating topic dito ay yung kailangan bang huminahon ng mga ka-DDS daw. Sabi ng
ilang mga mainstream media at mga journalist. Totoy Viray, watching from Russia. Russia po ba ito? Okay. Hello po, Ma'am Mocha. Pabati po ako. Si ano? Hi, Ma'am Imelda Maron Gonzalo. Hi, Miss Mocha from Abu Dhabi, Alan Esguera. Si Ame Sajulan Angeles. Hello po. Gilbert Bolocon, watching from South Korea. Ito rin, si Jackie G. Bieon, watching from South Korea din. Edwin Q. Benedicto, watching in Hafar al-Baten, Saudi Arabia. Misteriosa ganda, Zuk Paraeso. Ang ganda ng pangalan. Pabati naman kami dito sa Saudi Aramco. Si Janina Gibas, watching from Hong Kong. Menendez RM, hi Mocha, watching from Hong Kong Airport. Hello, ba? Nasa Hong Kong Airport. Ang ganda po ng airport dyan, ano po, Ma'am Menendez RM. Alam nyo, ma'am, pag kayo ay nakabalik na sa ating airport dito sa Manila, may pagmamalaki na po natin ito na hindi na po ito worst world airport. At napakabilis po ng wifi, ma'am. Kaya, ayun, yung mga naka-experience na ng mabilis na wifi sa airport at mga pagbabago doon, i-share po natin yan. Maribeth Alagon, Mocha, mahinahon naman kami. Super behave nga. Ito, tama po, naniniwala po ako dyan. Mahinahon pa nga tayo. Carl D. M. Puche, hello, Mocha. Keep it up. Watching from Riyadh. Hi, Carl D. Richard Casasola, hi, from BGC. Hello kay Bolo, si Joel Lombay sa Salagaan. Jomar from Saudi Arabia. Vicente Simon Ibarra Tintin from KSA. Wise Piamonte, watching from Tacurong City. Jefferson Cabreros Raimundo from Riyadh. Thank you po sa pagsuporta para sa bayan. Sama-sama po tayo. Arjene Esmilie, watching from Dammam, Saudi Arabia. Anong oras na po ba dyan, mga ma'am and sir sa Saudi? Kasi dito po ngayon sa Pilipinas, anong oras na ba? 11 PM na po dito. Hi, Danielle Andrew Ligaspi. Marlon Consular, watching from Toronto. Ganun daw pong papronounce, eh, no? Hindi po Toronto. Toronto, si Marlon Consular. Rovi Fradejas, mahinahon sila. Ang sumira sa bayan natin, dapat nga lumayas na sila sa Pilipinas. Di sila nararapat manirahan dito, mga makasarili sila. O nga, di ba, may nagsabi nga na parang pag nanalo daw si Pangulong Duterte, aalis sila ng Pinas. Oktubre na, andito pa rin sila. Hi, Tina Pai from Switzerland. Hi to Yaj Salazar Buscano. Bobby Llamado, hello Miss Mocha, thank you for spreading the truth in the whole nation, God bless. Avonlin Inay Bacordio from Hong Kong, hello po Avonlin Inay Bacordio. Rosetti Kabag Barrientos, watching from Al Ain, Abu Dhabi, UAE. Andiyan pa rin si Retriever Ash, hello. Erminda Adanza, hi Mocha. From UK, please say hi to my family, Kainta de Leon and Adanza in Cotabato and Davao. Two sons here, Aaron and Dwight. We love Tatay Digong and you too. Thank you, Ma'am Erminda Adanza from UK. Crisolo Dayan, pa-shoutout po kay Mr. Kishan from Hong Kong. Sandel Ramirez Baro, social media is a reliable source now. In terms of news updates, nothing edits unlike ABS-CBN and other media outlets, local and international. I agree with you, Randel Ramirez Baro. Junjun Briones, mahinahon para sila ang atake. Tama kayo dyan, ano? Junjun, sabi nga ni Junjun Briones, mahinahon para sila ang atake palagi. Totoo, pag sila ang umatake, okay lang. Pero pag tayo mga supporters ang pumuna o umatake, biglang, oy, huminahon kayo. Huwag kayong toxic. Oy, mga troll kayo. Ano yun? Unfair naman yata yun, one way lang. Hayaan nyo rin kaming i-express ang aming mga sarili.
sumabot haluin mga yellow. Ang dapat huminahon, mga sinungaling, hindi umaamin ng mga kanilang mga kalat. Edwin Q. Benedicto, ang Mocha Usong Vlog, manood ng live. Salamat po, Kadidias Edwin. Hello to Jiao Li from Singapore. Cha Yoshikawa, watching from Japan. Marisa Crystal Santua, hello from Japan. Sabi ni Ray Cloma, sleep na po kayo. Gusto ko na pong matulog pero meron pa pong show ang Mocha Girls dito po sa Cowboy Grill Delta. Erwin Rodriguez, watching from Bowie, Maryland. Si Aya Saiza, watching from Kuwait. Dim Dongyapon, nako, we will never be silent. We will fight for the truth. Viva la revolucion! Ayos ba, Jim? By the way, na-unpublish po ang page ni Ms. Sas Rogando Sasot dahil sa pag-report ng mga kakampi ni Clara Lobregat and the Angry Yellow Fascists. So, ayun po, yun nga po nabalitaan ko rin, ano, Jim Dongyapon, yung public page, yung fan page po ni Ms. Sas Rogando Sasot na, ano po, na-report, pati yung kanyang private account, parang deactive, suspended. Kaya po ano, yun na nga nangyayari ngayon, unti-unti talagang pinapatahimik ang mga supporters ni Pangulong Duterte. Kaya wala, tuloy-tuloy lang po tayo at sana po ma-activate uli yung account ni Ms. Sas Rogando Sasot. We miss you, Ms. Sas. So mukhang nag-uusap naman po sila ni Thinking Pinoy, kaya kung meron mang mensahe na gustong iparating si Ms. Sas Rogando Sasot, visit po. Just visit yung Facebook page niya, Thinking Pinoy. Isa pang masipag yan sa kaka-edit ng mga speeches ni Tatay Digong. Nilalagyan pa ng subtitle in English para maintindihan ng international community kung ano ba talaga yung nangyayari dito. At ginagawa rin ito ni Thinking Pinoy para sa bayan. Kaya sama-sama po tayo. Huwag lang po tayong yung lumaban o maging palaban sa social media. Kasama po yun, pero pangalawa, let's contribute to positivity. Mag-volunteer po tayo, tumulong po tayo sa mga kababayan natin nasa lansangan, at kung merong pang mga durugista sa inyong mga barangay, isumbong po natin yan, expose po natin. Raymond Lianda, umiiyak na ba sila? Kagagawan naman nila pagbagsak ng tiwala sa kanila, di ba? Yun na nga po. Sabi ko nga sa kanila sabi ko nga sa mga ilang journalists at ilang mainstream media dyan, kung gagawin nyo lang po sana ng tama yung trabaho nyo, maging makatotohanan po yung balita nyo, maging patas lang kayo, matuto kayong rumispeto rin sa Pangulo, hindi na po tatakbo ang tao sa social media para maghanap ng makatotohanang balita. Responsible journalism po sana ang i-practice po ninyo para makuha po niyo uli yung tiwala ng tao. Oops. Cheryl Edillo, kung gusto nila huminahon ang mga suporta ni tatay, umayos sila. Hindi yung puro paninira at puro sila biased. Tama po yan, sabi nga ni Cheryl Edillo. Rogem Taliptip Alcones, watching from KSA. Hello kay June Balingit, he just joined. John Paul Lamoxo, pa-shoutout Miss Mocha from Riyadh, KSA. Hi Miss Mocha, watching from Dubai. Ayan po si Emmy M. Galut. Nasma Gil, watching from Amman. John Carlo Mostrera, okay, lakas. Ron Uy Pasyon, minura mo sana sila. Sabi nga nila sa akin, hindi ko ba daw pwedeng pagsabihan yung mga ka-DDS na huwag magmura? Sabi ko, ha? Ako, sabihan ko sila na huwag magmura. Sasabihan ko sila na pigilan ng kanilang mga sarili. Freedom of expression nila yun. So, hayaan po natin silang i-express yung kanilang mga sarili. Kami nga di ba tayo nga, binabash tayo, minumura tayo, tinatawag tayong mga tanga, mga walang pinag-aralan, mga bobo. So, tinatanggap natin yun. Yun sa atin, ba't di rin nila tanggapin yun? Para patas lang.
Yung mga ano po yan ha, yung mga kalaban ng pagbabago, kaaway ng pagbabago, yung sinasabi kong yun na nga yun. Mm-mm. Shane Lawrence de la Cruz, hello Mocha, watching from South Korea. Ani nga sa'yo, DDS from Singapore, ito po si Edith A. Carnian Bobier. Nari Lupena, watching sa Misamis Oriental Medina. Jory Noizol, oh, affected na sila. Nagpapahiwatig lang yan kung gaano kalakas ang suporta ng mga tao sa Pangulo. T.Y. Mocha, isa ka sa naging daan para marinig ang boses naming karaniwang mamamayan. Ayan po, Ma'am Jory Noizol. Ito pong page na ito, itong Mocha Usong Vlog na ito. Yung nga yung palagi kong sinasabi dun sa mga journalist, ilang journalist at ilang mainstream media, sabi kasi sa akin, bakit ba puro ako pag-atake sa mainstream media, bakit ko daw inaaway yung mga Dilawan? Sabi ko, alam niyo po, yung mga nakikita niyong post dito sa Mocha Usong Vlog, hindi ko lang po sariling opinion yun. Inilalabas ko lang po yung sentimiento ng mga ordinaryong mamamayang Pilipino. Binibigyan ko lang po ng boses yung ating mga kababayan na wala pong boses dito sa ating lipunan. At sa social media lang po natin nagagawa yan. Sabi ko nga eh, gusto nyo kaming patahimikin. Eh, nanahimik na nga kami ng kay Tagal in the previous administration. Ngayon na nga lang magkakaboses ng ordinaryong tao, bubusalan nyo pa ang aming mga bibig. Aina Kapati, hi po Miss Mocha, salamat sa walang sawang pagsuporta. Watching from Niigata, Japan. Aina. Joseph Vivares, ingat. Idol, God bless lagi. Frank Felicitas, hello sa'yo. Liza Jean B. Rystone, watching from Hong Kong. Roy Valerio, say happy birthday sa akong pamangkin. Birthday niya si Neil Valerio Cotamco. Happy birthday sa pamangkin ni Roy Valerio na si Neil Valerio Cotamco. From Pabs R. Membreve, hi girl, keep up the good work. Yaj Salazar Buscano, kabandaan ko yan, taga-Dagupan. Idol Mocha. Ay, taga-Pangasinan pala ito si Yaj Salazar Buscano. Taga-Dagupan, kapareho ko po. Masanto siya labid si ka, kuya. Jay, siguro yung name mo, no? Or Yaj. Aldrin Batalya, mga ulul din, ano? Mga ulul, di nyo na kami mabubulag ng mga binabalita nyo, mga kasinungalingan. Yun na nga po, diba? Bakit nila pinipigilan ang ating freedom of speech, freedom of expression? Sino bang hindi mapapamura sa lala ng problema ng droga sa bansa natin? Nakikita mo nang yung lantarang holdapan, lantarang pagbebenta ng shabu sa mga lansangan, NR ka lang, ganun, parang, ay, may nagbebenta ng shabu, bad yan, ganun lang, hindi ka ba talagang mapapa, ewan, parang wala na lang pakiramdam eh, yung ganun, yung maligamgam. Sabi nga, it's either you're hot or you're cold. Hindi pwedeng nasa gitna ka na maligamgam, lukewarm, parang walang pakialam. Okay, Melchora Bueno, yes, from Kuwait. Saturday, June, wala na silang magawa. Sila, mga media, bias, ang tumigil, mga putek, mga yan. Ray M. Dungo, wag lang nilang inaagrabyado ang presidente natin. Walang magiging problema, diba? Yun nga rin po ang sinabi ko, Ray M. Dungo. Kung magpapakita sana kayo ng respeto kay Pangulong Duterte, hindi naman kayo makakatanggap ng ganitong ang reaksyon mula sa mga ka-DDS. Ogs P. Arsenio Jr. Yan, better daw yung sound. Rom Freires or Delas Jr. from Taguig. Obet Gongora. Oo nga, dapat maging mahinahon siya. Masyado siya nagiging malupit. Adwian CB. Wow, paano maging mahinahon? Nakabaon tayo sa mga oligarko na dapat nating walisin at walain. I agree with you, Adwian CB. Nag-usap nga po kami ni DAR Secretary Kapaing Mariano na si Pangulong Duterte, ang pinaka malaking accomplishment niya para sa mga magsasaka ay yung maibalik yung PARC, Park Presidential Presidential Sorry, nakabulol. Natok na ako. PARC,
Presidential Agrarian Reform Council, yung PARC na yon, na matagal nang pinaglalaban ng mga magsasaka sa noong Aquino administration, ngayon lang po na napansin ulit, na reconvene. Ang layunin ng PARC ay protektahan at bigyang prioridad ang interes ng mga magsasaka. Sa PARC, nawala din yung na-lift po yung kontrata na nag-bind sa mga magsasaka at sa mga mapang-abusong may-ari ng mga kalupaan. Dahil nga nagkaroon ng PARC, maraming pong sangayan, nandiyan ang DAR, Department of Agriculture, maraming pong sangayan, kasama ang presidente, natututok po para sa mga kapakanan po ng ating mga magsasaka. At tinanong ko nga, sabi ko, Kapaing, kailan ba maibabalik yung mga lupa sa ating mga magsasaka? Maliban doon sa Hacienda Luisita, sisikapin nila na mangyari yan, maibigay ang mga lupain na yan sa mga magsasaka bago po matapos ang taong ito. Abangan po yung full interview. Kaya dapat, hindi tumigil mag-ingay ang mga supporters para po maipaabot ang mga hinaing ng bawat sektor ng lipunan, bawat mamamayan po. At yung mga kumakalaban sa mga pagbabago, kailangan mag-ingay tayo para labanan din sila. Kasi kung di po tayo nag-ingay, hindi tayo lumaban, di hanggang ngayon wala pa rin boses yung mga magsasaka natin. John Tagam from Davao City, Exur Opawan. Miss Mocha, pakisabi ni Sir Duterte na pabilisan ang pagpapauwi sa mga OFW Riyadh, Saudi Ogre, dahil wala na kaming allowance at gusto na naming makapiling ang among mga pamilya. From Exur Opawan. Okay po, kayo po ay nasa Riyadh. So, may mga panibagong batch na pong nakauwi. Ito po ha, Exur Opawan. Paki-message din po si Greco Belgica, partner Greco Belgica, G-R-E-C-O, B-E-L-G-I-C-A, dahil meron po siyang personal na contact po with si Hans, Yusek ba siya ngayon? Yusek Hansel Kakdak, Hansel Leo Kakdak, in charge po yan sa OWA at sa POEA, pati rin kay Secretary Bello. Ayan po. Si partner Greco Belgica po ang talagang maasahan po natin na makarating ang hinaing po ng ating mga OFW, dahil siya rin po ang isang naging kasangkapan para matanggal po ang OEC. Marlon Consular, hi Miss Mocha Kaplan. Punta ka dito sa Toronto. Hello po, ayan ulit Marlon. Nonoy Jimenez, rinig na ho. Jodorman Tamayo, sila ni Trillanes at Dilima, panay papreskon. Wala na naniniwala sa kanila at hindi nyo mauuto ang taong bayan at Presidente Digong Duterte. Mabuhay po kayo sa 100 days nyo para sa tunay na pagbabago. Leon Roth, give regards and salute to you, Miss Mocha. Ayan po, mga ka-DDS, malapit na po mag-start ang Mocha Girls dito po sa Cowboyville Delta. Gusto ko lang po mag-hi sa inyo at gusto ko lang po kayong pasalamatan po sa pag-suporta din po sa inyong lingkod, kahit po maraming mga bumabatikos sa atin. Pag kayo rin po ay napapagod, isipin nyo lang po na hindi kayo nag-iisa. Ito nga po, di ba, mga ka-DDS natin all over the world, from KSA, Kuwait, Hong Kong, Japan, Singapore, Canada, USA, lahat po tayo nagkakaisa po na ipagtanggol si Pangulong Duterte at ipaglaban ang ating mahal na inang bayan. Kaya mabuhay po tayo mga Pilipino, mabuhay ang Pilipinas. Have a great weekend po. And happy Sunday. Happy 100 days kay Pangulong Duterte. Sa Sunday po, kung kayo ay nasa Las Piñas, andoon po ang Mocha Girls. Kami po ay makikiisa sa 100 day celebration ni Pangulong Duterte at sa mga supporters po natin dyan sa Las Piñas Paranaque. Ang details po, kami pong ang event na ito ay gagawin sa Verdant Covered Court, Pamplona 3, Las Piñas City, October 9, ngayong Sunday na po yan. Las Piñas Caravan and Rally and Free Concert
with Shorty and Chelsea, the Mocha Girls and others. 2 p.m. po yung motorcade, 4 p.m. onwards po ang stage program. Ito po ay to show our support to President Duterte's first 100 days of change caravan, Kamaong Bato, Pilipinas. Kaya kita-kita po tayo sa linggo sa Las Piñas City at Verdant Covered Court, Pamplona 3. Maraming salamat po. I love you. I love you all.